kahit ang naw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halin na magnanakop pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paibagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Sabado tayo ng unang linggo ng Adbyento o pagdating ng ating Panginoon. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdagin natin at misa natin ngayon para sa bagong namatay na kasama ng pari, si Padre Martin Pirik. At intensyon rin para sa isang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal at kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal. At sa inyong mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, isinugo mo ang iyong bugtong na anak sa daigdig na ito upang mula sa kinasadlakang pagtalikod sa iyo ay mahango ang tao. Ipagkalob mo sa mga nananabik sa iyong maasahang paglingap ang pagkakamit ng iyong ibinigay na paglaya at pagliligtas sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos na banal ng Israel. Mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis na matagal. Kayo'y diringgin niya sa inyong pagdaing. Kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging alakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang tayo'y mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan ay makasusumpong na malawak na pastulan. Ang mga pang-araro ninyo'y mga baka at asno ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Mula sa matataas ninyong mga bundok at burol, dadaloy ang mga batis pagdating ng panahon ng kakilakilabot, na pagpuksa at pagkawasak ng mga muog. Magliliwanag ang buwan na animoy araw at ang araw na may
pagliliwanag ng pitong ibayo, parang liwanag na pitong araw na pinagsama-sama. Ito ay mangyayari sa araw na talian at pagalingin ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papalad ang umaasa sa Panginoon, Tuwina. Papalad ang umaasa sa Panginoon, Tuwina. Purihin ang Panginoon, o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod, ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Mapalad ang umaasa sa Panginoon, Tuwina. Yaong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala. Sa isang tinatawag, yaong ngalang itinakda. Mapalad ang umaasa sa Panginoon, Tuwina. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagpakumbabay, siya niyang itataas. Ngunit ngayong mapaghambok sa lupa ay ibabagsak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon, Tuwina. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinaguga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. At pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kahit sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari na ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinagbilinan ni Jesus. Hanapin ninyo ang mga nawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Nasa Sabado tayo ng unang linggo ng Adviento o pagdating ng ating Panginoon. Ang ating pong linggo ngayon, sa unang linggo ng Adviento ay tinatawag na linggo ng pag-asa, kaya sinisindihan yung kandila ng pag-asa sa ating kandila sa kuruna ng Adviento. Na ito pong kuruna ng Adviento ay inimbento ni Johann Heinrich Wickern na isang pastor ng Luterano doon sa Hamburg, Germany. At atin pong ina-adapt ngayon, may makahulugan naman. At ang kahulugan ng pag-asa para sa araw ngayon, ang pag-asa natin ay nababatay sa ating pagkabukasan sa pakiisa sa ating Panginoon na Panginoon na may habag. Kaya nga sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Mateo, Kapitulo 9, Versikulo 35 hanggang Kapitulo 10, Versikulo 8, ang ating Panginoon, noong nakita niya ang napakalaki at napakaraming mga tao na sumusunod sa kanya, sa Versikulo 36, Kapitulo 9, Ebanghelyo ni San Mateo, mayroon pong isang salita. Ang salita ng Grego o koinoko na Grego ay splachnisti. Splachnisti, ang ibig sabihin doon, habag pero hindi lang habag. Nabag siya, ngunit ang kanyang puso, ang makinalamnan at ang kanyang kaibuturan sa kanyang pagkatao ay naantig. Sa kanyang pagkaantig, damang-dama niya ang hirap, damang-dama niya ang mga damdamin ng lahat ng mga tao na litong-lito, hindi nila alam sapagkat para silang mga tao na walang mapuntahan dahil para silang mga tupa na walang pastol. Itong nangyari sa pag-ikot ng ating Panginoon sa iba't ibang bayan at nayon upang kanyang ipahayag ang paghahari ng Diyos. Kanyang pinagaling ang lahat ng may sakit. Kanyang pinalayas ang masamang espiritu ang demonyo. At kanyang tinuturuan ang mga tao sa sinaguga at kung saan man siya tungkol sa paghahari ng Diyos na ang paghahari at ang kaharian ay nababatay sa pag-ibig, sa katarungan, sa kabutihang loob, sa katotohanan at sa tunay na pagkikilala sa buhay. Kaya kapag tingnan po natin ang buod o pinakapunot dulo sa lahat ng mga pagbasa, atin pong makikita ang misyon. Una, ang misyon ng mga propita. Pangalawa, ang misyon ng ating Panginoong Hesukristo. Pangatlo, ang misyon ng mga disipulo o mga alagad ng Panginoon. At pang-apat, misyon natin bilang simbahan. Unahin po natin ang misyon ng mga propita. Pinapahayag sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propita Isaias, Kapitulo 30, Verso 19 hanggang 26, na darating na ang Panginoon na siya ang bagong guro. At siya na bagong guro, hindi lang siya magtuturo. Bahagi siya sa pagbabago ng lipunan na ang lahat ng mga tumatangis, papahirin po niya ang luha upang mapasa kanila ang kagalakan. Ang pagkukulang nila sa inumin ay mayroong tubig na dumadaloy upang mapawi ang pagkauhaw.
ang kanilang pagkagutom ay hindi na maranasan sapagkat darating na ang kinakailangan mga pagkain. Kinakailangan lang nila ang pagtanggap sa plano ng Diyos sa kanilang buhay at ang plano ng Diyos na silang lahat ay magkaroon ng panibagong buhay na magkaroon ng kabutihan. Kaya sa Salmong Tugunan, sa Salmo 146, na ang tugon ay mula din sa Aklat ng Propeta Isaias, Kapitulo 30, Verso 18, mapalad ang umaasa sa Panginoon sapagkat nasa Panginoong Diyos ang tunay na pag-asa. Ang pag-asa natin ay hindi po sa ating kapwa na nalilito. Ang pag-asa natin ay hindi rin sa mga namumuno na kung litong-lito ang mga tao na sinasakupan nila, sila ang dahilan ng pagkalito. Wala tayong maasahan sa mga namumuno na silang dahilan sa pagkalito ng sambayanan. Kaya ang tunay na batayan ay ang pagtuturo ng isang panibagong guro. At ito yon dumating ang bagong guro na pinangako ng Diyos sa plano niya at walang iba kundi ang ating poong Hesus Nazareno. Siya ang bagong guro na magtuturo sa isang panibagong buhay. Ang kanya pong ginagawa ay una sa lahat ang pagtawag sa lahat ng tao upang magkaroon ng panibagong buhay. Ngunit kinakailangan niya munang puntahan ang mga naligaw ng landas at walang iba kundi yung mga naligaw na tupa mula sa sambahayan ng Israel. At pagkatapos, kanya pong pinili ang kanya mga disipulo upang ipagpatuloy ang misyon. At ano po ang batayan ng misyon? Ganito po ang pinakabatayan. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at kabutihang loob. At gusto niya na lahat tayo ay makilahok at kasalo sa Kanya, sa kagalakang walang hanggan sa kalangitan. At itong Ama, Anak at Espiritu Santo na siyang bumubuklod na isang sambayanang nasa pinakaibuturan, pinakamakapangyarihan, ay siyang tumawag din sa ating lahat upang tayo maging makasalo at makilahok sa tunay na buhay na kung saan gusto ng Diyos na pasukin ang ating kasaysayan, pasukin ang ating kalagayan bilang tao at dalhin at himukin ang lahat upang maging kasali sa Kanya at magkaroon ng isang panibagong pagdikha. Paglikha sa lahat ng sanglikha sapagkat ang lahat ng mga nilikha ng Diyos ay sinira na dahil sa tao na tumitingin lang sa makasarili na paraan. At ang tao ay dapat himukin na sa isang panibagong paningin na mamulat sa tinatawag na isang pagkabuklod sa isang dimensyon ng simbahan na tinatawag sa technical na term ecclesial dimension na kung saan tayo ay mayroong misyon. At ang misyon natin ay una sa lahat, hindi ang pagdala sa ating mga ideya sa ating kapwa-tao, bagkos ang paghimok sa kanila, pagmulat sa kanila, nariyan na ang Diyos kapiling nila. Hindi lang nila napansin, hindi nila nakikilala, hindi rin nila nabigyan ng pagpahalaga sapagkat nalito nga sila. At ang ilang pagkalito ay pagkalito sa mga material na bagay, kayamanan, kapangyarihan, katanyagan, at kung ano pa ang mga kinamalingan ng tao na taliwas sa tunay na pinakamithi na mga kinakailangang mabuhay ang tao na may saysay, na may kabuluhan, at tunay na nababatay sa tunay na buhay na nakaangat sapagkat naugnay sa makapangyarihan Diyos. At itong tinatawag nating ecclesial dimension o isang punto na tayo
ay nabuklod na isang simbahan, ay magkaroon ngayon ng isang totoo na pagsasaksi. Tapat tayo sa ating Panginoong Diyos, tapat tayo sa ating pagpapahayag ng tunay na kahulugan ng ating binyag, tapat tayo sa pagsabuhay ng tinuturo ng ating Panginoon na ating mabasa sa kanyang mga salita na nasa Biblia o dili kaya sa tradisyon at mga kasulatan na banal. At dahil tapat tayo, tayo ay nabubuhay na kung saan ating isinasabuhay ang buhay na ayon sa kalooban ng Diyos. O dili kaya tumatalima ang ating buhay sa kalooban ng Diyos, sa plano ng Diyos na lahat tayo magkakaisa at lahat tayo ay mapunta sa kagalakan sa kalangitan. Ito ay mayroong tinatawag na malakas na dimensyong espiritual. Ang malakas na dimensyong espiritual, una sa lahat, ay ang ating pagpakumbaba. Hindi po tayo dapat magmakasarili at magmataas sa ating buhay at ating sarili. Diyos ang siyang manguna, Diyos ang siyang batayan, Diyos ang siyang tunguhin, Diyos ang siyang saysay, Diyos rin ang siyang tunay na punot dulo ng lahat at siyang magbigay ng tunay na lakas sa atin sa ating paglalakbay, pananalig at pananampalataya, sa ating paglalakbay buhay na kung saan tayo ay ginagabayan sa diwa ng Diyos at hindi sa ating mga pag-isip. Sa liwanag ng salita ng Diyos at hindi sa kung anong mga ideya ng mga mapagsamantala na lipunan. Hindi tayo alipin sa nagbubusabos na sistema sa mundo, bagkus tayo ay hinirang na ligtas at malaya sa isang buhay na mayroong Diyos na tunay nagmamahal. Kaya hindi tayo alipin sa laman, hindi tayo alipin sa kapangyarihan, hindi tayo alipin sa kayamanan, hindi tayo alipin sa kung anumang kinamalingan natin sa mundo. Tayong lahat ay mga magkakapatid sa isang pamilya ng Diyos sa langit. At dahil dito, sinasabi ng ating Panginoon na kailangan itong ipahayag. Sinasabi niya ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 9, Verso 37, marami ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Kailangan tayong manalangin na ipadala ang mag-aani. Ang ibig sabihin dito, kakaunti ang bukasyon sa lahat ng mga tao na laiko na misyonaryo o dili kaya mga pare, madre at mga misyonero na kung anumang antas ng lambuhay ay naglingkod sa simbahan upang ipakilala ang Diyos at ang lahat ng tao ay dalhin sa Diyos upang nagkaroon tayo ng panibagong buhay at ang buhay natin ay ayon sa plano ng Diyos at ang buhay natin ay buhay na makatarungan sapagkat buhay na mabatay para sa katotohanan na nasa Diyos, hindi sa mga katotohanang pike dito sa mundo na kung saan tayo ay kuminsan nalinlang kaya kuminsan ang ating pagpasya sa mga bagay-bagay at sa mga kalakaran sa mundo ay napunta sa ating pagkalito at tayo ay lumihis na ng landas. Landas ng katotohanan at landas ng Diyos. Kaya tinuruan ng ating Panginoon ang kanya mga disipulo. Una, na ipayag nila na malapit ng nagkahari ang Diyos. Pangalawa, na kailang pagalingin ang mga may sakit. Ang mga kitungin ay kailang linisin. Ang mga na inaalihan at na-influensya ng mga demonyo ay palayasin ang mga masamang espiritu at ang demonyo. At ang mga namatay ay kanilang buhayin muli upang itayo ang panibagong mundo, ang panibagong langit at lupa, ang panibagong sambayanan, ang panibagong pamilya ng Diyos ay siyang Ama at ang ating Panginoon siya ang guro at tayong lahat na nagkakaisa sa Kanya ay tinuturuan, ginagabayan, pinalakas at binigyan ng pag-asa na sa ating Panginoong Diyos lang tayo'y magkaroon ng buhay na ganap at ikasya siya. Ni isang kapangyarihan
o isang tao dito sa mundo ay siyang makapagligtas sa atin. Sa Diyos lang. Sa Diyos lang. Tunay sa Diyos lang. Tayo'y maligtas. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inanyayahan tayo ng ating Ama na maging mga tagapaglingkod para sa pagpalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Manangin tayo para sa higit na pag-unawa sa kabuluhan ng ating misyon at ang kinakailangang katatagan upang matupad ito. Atin pong itutugon, Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang simbahan naglalakbayin na ay higit na humikayat sa tao para sa ganap na pagbabago sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpapatotoo kay Kristo sa kanilang mga gawa at salita. Manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga naway maging mabisang tagapaghatid ng ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga magulang naway maipamana sa kanilang mga anak ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kabanalan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang may sakit, mga matatanda, may mga kapansanan, mga nalulumbay, at mga sawi, naway makadama ng pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng paggalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga yumao naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, gabayan mo ang aming hindi matatag na paghakbang habang tinatahak namin ang iyong daan. Tulungan mo kami sa aming pagpupunyagi. Patatagin mo ang aming loob kapag kami ay nag-aalinlangan. Aliwin mo kami kapag kami ay nasaktan. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Manalangin kayo, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maiyain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakihinabang sa iyong pagtubo sa aming lahat, sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming Kapanginoon, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan sa wita ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay sinugo mo upang matupad
ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapagsamahan niya kaming matapat. Siya naging hindi na iba sa amin upang may tampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magdiningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay nasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa namang helsisiawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunye sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal na makaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pustusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at niusin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay may pag-asang sila muling mabuhay ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo inipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng Malabirhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ni San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Juan Diego, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz ni Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri si karangal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng magaling na utos, sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at nilay sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Handa na sa iyong pagdating.
announcement, available pa rin po ang ating official na kalendaryo ng 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ay magbaging dapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia dito sa ating Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, sa iyong pakikilahok sa pamagitan ng iba't ibang social media platform at akusposting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat ng nagbibigay ng tulong sa Quiapo Church. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Yun pong wala pang Lectio Divina para sa Poong Jesus Nazareno. Available po itong libro, 130 pesos po bawat libro, doon po sa information card. Mga kapatid, tayo ay tinatawag ng ating Panginoon na ipagpatuloy ang kanyang misyon sa pagpapahayag ng paghahari ng Diyos, na paghahari ng pag-ibig, kapayapaan, katarungan at kabutihan. Naway tayo ay maging tunay na tagapagdala ng iminsahe ng ating Panginoon Diyos sa ating kapwa, upang ating kapwa ay dalhin natin sa Diyos at ang Diyos ay suma sa ating lahat. Ngayon po ang pagbasbas, mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pagbasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan may itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga kalamang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng benisyon nito na may maalala ng pangako ng sabinyag na ikaw ang naibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayaking taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,